the rumbling Mayon volcano, a state volcanologist raised its alert level status from 2 to 3. Nakatutok ngayon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOC sa Batangas sa tuloy-tuloy na paglabas ng azufre sa Bulkang Taal. Over in Negros, authorities say volcanic activity in Mount Canloon indicates a looming phreatic eruption. Laman ng mga balita ngayon ang magkakasabay na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, Bulkang Taal at Mount Canloon. At maging ang Kilauea Volcano sa Hawaii ay nagbabantaring sumabo. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang 5 pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Kung hindi mo pa napapanood ang paksa natin tungkol sa pinakamalakas at mapaminsalang pagsabog ng bulkan sa buong mundo, ay nasa description ang link ng video. Ganon din ang pinakamapaminsalang pagsabog ng bulkan sa Pilipinas. Ang calderas ay malaking crater na nabuo matapos ang pagsabog ng bulkan, kung saan kapag nailabas na lahat ng magma, mawawala ang sumusuporta sa mga bato sa ibabaw ng magma chamber at nagiging dahilan sa pagkuo ng lupa sa itaas. Tinatawag din silang super volcanoes dahil karamihan sa mga calderas ay mga dating malalaking bulkan. Number 5, Lapakana. Ito ay matatagpuan sa Central Andes ng Hilagang Chile. Ito ay nabuo dahil sa mga subduction ng Nazca Plate sa ibaba ng South American Plate sa Peru-Chile Trench. Ang Lapakana ay siyang responsable sa pagsabog ng Atsana Ignimbrites na umabot sa 3,500 cubic kilometers ang ibinuga ng nasabing pagsabog. Mayroon itong sukat na 60 by 35 kilometers o kasya dito ang mahigit 3 NCR. Number 4, La Garita. Isang super volcanic na matatagpuan sa San Juan Volcanic Field ng San Juan Mountains, di kalayuan sa bayan ng Creed sa timog kanluran ng Colorado sa Estados Unidos. Ayon sa mga siyentipiko, ikalawa ang La Garita sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan noong Cenozoic era na nagresulta sa Fish Canyon Tuff na umabot sa humigit kumulang 5,000 cubic kilometers at umabot ang VEI nito ng number 8. Para mas maunawaan natin kung gaano ito kalakas, ang dami ng ibinuga ng sumabog ang Mount St. Helens noong May 18, 1980 ay humigit kumulang 2.7 cubic kilometers lang na may VEI na number 5. At ang pinakamalakas na bomba na nalikha ng tao ay ang Tsar Bomb na mayroong lakas na 50 megatons, kung saan halos 5,000 beses na mas malakas ang La Garita. Number 3, Tuba Caldera. Ang bulkan sa Tuba Caldera sa Indonesia ay huling pumutok mga 69 to 77,000 years na ang nakalipas at pinaniniwalaan ito ng mga eksperto na naglabas ng pinakamaraming debris na umabot ng humigit kumulang 2,500 to 3,000 cubic kilometers. Umabot ang lakas nito sa 8th level. At ayon sa pag-aaral ng mga siyentipiko, ang pagsabog ng Tuba Caldera ay nagdulot ng ilang dekadang volcanic winter sa buong mundo. Number 2, Yellowstone Caldera. Ang Yellowstone Caldera ay minsan ding tinatawag na Yellowstone Super Volcano. Mayroon itong sukat na 70 by 40 kilometers. Ang pinakahuling volcanic eruption sa Yellowstone National Park ay naganap mga 640,000 years ago. Ang naiwang volcanic deposits ay tinatawag na ngayong Lava Creek Tuff. Sa lakas ng pagsabog, umabot ito sa level 8. At ang pinakamalaking kaldera sa buong mundo ay matatagpuan dito sa Pilipinas. Ito ang Apolaki Caldera.
Ayon sa pag-aaral, ito ay nabuo ng iisang volcanic eruption lamang na tinatayang 1,500 taon na ang nakalipas. Ang pagsabog ay naglabas ng napakaraming pyroclastic ash at lava, kung saan nag-iwan ito ng 350 meters na lalim at outer rim na abot naman ang taas sa 300 metro o humigit kumulang 100 palapag na gusali at aabot ng 150 kilometers ang diameter nito. 2019, nang madiskubre ito ng ating kababayan na si Jenny Ann Barreto, isang marine geophysicist, kasama ang kanyang team sa Benham Rise o kilala din sa tawag na Philippine Rise. Ang pangalang Apolaki ay hango sa Philippine mythology. Si Apolaki ay ang Diyos ng araw at digmaan at nangangahulugan din ang Apolaki na Giant Lord. Gaano nga ba kalaking pinsala ang maaring maidulot kapag sumabog ang isang kaldera? Ayon sa pag-aaral, halimbawa na lang ang Yellowstone Caldera ay maaaring umabot ng 90,000 katao ang mawawalan agad ng buhay kapag ito'y sumabog muli. Ang kapal naman ng abo ay sapat na upang gumuo ang isang rooftop na maaaring umabot ang kapal sa 4 na talampakan. At lahat ng nakapalibot sa kaldera na may layong 60 milya ay mawawasak. Ang buong mundo ay maaaring dumilim at ang lahat ng buhay sa mundo ay maapektuhan.